Hi guys, welcome to my channel again, and in to this video we will gonna do a reaction video again para doon sa issue ni na Kit Talens and Mang Jun. Ito na nga guys, mukhang palala ng palala yung kaso ni Kit Talens and at ni Mang Jun. Ito nga, nakarating na sila kay Sir Rafi Tulfo. Si Mang Jun lumapit kay Sir Tulfo or sa Rafi Tulfo in action, pero mukhang magkakaroon siya ng kaso at kasama na rin si Kit Talens. Nakakalungkot lang yun ng nangyari sa kanila kasi a subscriber ako ni Kit Talens, pero hindi ko nasusubaybayan lahat yung mga videos niya. And hindi ko rin alam kung gaano sila ka-close ni Mang Jun. At ito nga sinasabi na may parang share silang channel, and at yun pa yung isang issue nila na gustong kunin ni Mang Jun yung channel niya, pero ayaw naman ibigay ni Kit Talens dahil sa kanya daw yun, pangalan daw niya yung naka-registered, parang ginamit lang niya si yung pangalan ni Mang Jun. Anyway guys, nakakalungkot lang. Sana ano, ang daming nangyari sa kaso nila, sa case nila, kung ano-ano nang lumabas na mga video. Nagkaroon na si Mang Jun ng sarili niyang statement at inilabas na rin niya. Sa mga palabas nila, lumabas na rin yung sa mga palabas nila. Sana ano, total may pinagsamahan naman sila, at sabi nga ni Manong, ay Mang Jun, na sobrang naging loyal siya kay Kit Talent. At dumating pa nga sa punto na yun, doon sa pambubugbog sa guard, na dahil kaya nagawa niya yon dahil kay Kit Talens, dahil sa mga chismis. Akala nila yung mga chismis doon sa guard at sa mga fans ni Kit Talens na pumunta sa village nila, parang pinalabas nila na kay Mang Jun yun, at nag-worry sila na kasiraan ni Kit Talens yung mga lumabas na chismis na nanggaling sa guard na ipinasa niya sa mga fans na nagpunta doon. At sinasabi, kaya nainis naman si Mang Jun daw, kaya niya binugbog doon, dahil daw sinasabi nung guard na si Mang Jun mismo ang nagsasabi at nanggaling yung mga chismis na yon, which is hindi naman inaamin ni Mang Jun. And sabi nga ni Mang Jun, parang inutusan lang siya ni Kit Talens. Andun siya mismo nung binugbog ni Mang Jun yung guard, pero hindi siya nagpakita sa video. So, ang iniisip ni Mang Jun, lahat ng nangyari, lahat ng pangyayari doon sa bugbugan na yon is isang setup para malinis yung pangalan, or para mapunta yung attention sa issue na pambubugbog at mawala yung issue na pambababae daw ni Kit Talens. So guys, hindi naman natin alam lahat yung mga nangyayari sa kanila. So sila lang talaga yung nakakaalam ng totoo, si Kit Talens, si Mang Jun, at saka yung girlfriend niya. So sa mga pangyayaring ito, lumabas pa yung ang dami-dami ng lumabas na issue. Lumabas na yung pambababae ni Kit Talens, na which is hindi naman inaamin ni Kit Talens na yung babae daw is bigay ni Mang Jun sa kanya.
So, hindi natin alam kung sino ang nagsabi nga ni Sir Rafi, hindi natin alam kung sino yung nagsasabi na sa kanila ng totoo. So, nakakalungkot lang kasi ang ganda ng samahan nilang mag-amo. At saka isa pa, kilalang YouTuber si Kit Talents. Talagang ang dami-dami niyang mga fans, ang dami-dami niyang subscribers, and ang dami-dami niyang viewers sa mga video niya. So, sana, personally sa akin, sana sila-sila na lang yung nagkaayos, hindi na nila inilabas kung tungkol sa mga YouTube channels nila or kung may mga hatian sila, sana sila-sila na lang para hindi na lumabas yung ibang issue nila. Kasi nakakahiya at saka kilala pa naman si Kit Talents na vlogger and ito, may issue siya. So, parang hindi naman maganda sa image niya yon. Naging professional sila sa mga issue nila. Since si Kit Talents naman may mga parang yung channel nila or yung pagiging YouTuber ni Kit Talents is parang naging business na nila kasi may mga binabayaran siyang admin at saka yun nga sabi ni Kit Talents sa Rafi Tulfo na yung ibang channel nila na nakapangalan kay Mang Johnny is parang ginawang talents lang si Mang John doon. So parang sana pinag-usapan na lang nila kung paano yung hatian or ibigay. For sure naman, ang laki-laki ng kita ni Kit Talents. So sana ang aral dito, kung kayang pag-usapan na sila-sila lang at hindi na lumabas sa publiko, lalo't kilala sila, lalo't kilala si Kit Talents as a vlogger, ang dami niyang subscribers, ang dami niyang mga fans, ang dami niyang followers. So, isa siyang modelo, kumbaga. Naging isa siyang modelo, kumbaga. So, sana hindi siya gumawa ng kasiraan niya. Yan tuloy, lumabas pa yung pambababae niya. Or kung ano-anong issue. So, si Mang John lumapit kay Sir Tulfo para sana linisin yung pangalan niya. At mag-public apology na rin siya sa guard na binugbog niya. At ang isa pa is kunin yung channel nga niya na ayaw ibigay ni Kit Talents. Pero mukhang mababaliktad si Mang Jun at saka si Kit Talents kasi pinayuhan ni Sir Rafi na magdemanda yung guard and pumayag naman siya. Although, yung guard is parang si Mang Jun lang ang gusto niyang kasuhan at hindi isali si Kit Talents, which is para kay Sir Tulfo, unfair yon. So, nag-advise si Sir Tulfo na hayaan na lang na ang judge ang lumitis sa kaso at mag-decide sa kaso kung anong magiging kalalabasan nun. So, yun nga. Pumunta si Mang John para mag-public apology at para kunin na rin yung sana channel niya. Pero mukhang siya yung makakasuhan nito. So, we'll see kung anong mangyayari. So, ang magandang aral dito, sana, huwag tayong padalos-dalos and
pag-isipan natin mabuti yung mga action natin. And matuto tayong magpakumbaba, wag yung kung maliit laman lang naman na issue na at pwedeng pag-usapan na privately. And sana sa kaso ni Mang Jun at saka ni Kit Talens, may pinagsamahan talaga sila. And sayang naman yun. At saka yung mga channel nila, pinakikinabangan talaga nila. So, sana sila na lang yung nag-ayos. Hindi na sila gumawa ng mga iskandalo, ng mga issue para lang linisin yung kani-kanilang mga pangalan. So, yun guys. At lalong-lalo na huwag tayong mandadamay ng ibang tao na dumating pa sa puntong kailangan mong manakit para lang linisin yung pangalan mo. So, ayan guys, yung ang masasabi ko sa issue nila Kit Talens. We'll see kung anong mayayari sa kanila. Okay, bye guys. Thank you for watching.